Ipapawis po nito mga patsyak. Hindi kayo papayaan ito. What's up mga patsyak? Welcome back na naman sa aking YouTube channel. So sa video na to ay meron na naman tayong ipipicture. Listen na namang latest gravel bike ni Pinewood na linabas niya bago matapos itong taon. Ito ay si Pinewood Dancer 2.0. Kung naghahanap kayo ng pamalakas ang gravel bike na maganda yung mga components, ito na yun mga padyak ha. Mamaya alamin natin yung mga specs niya, yung timbang niya, at kung sulit nga ba yung specs na nakagay sa kanya para sa presyo niya. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na at i-turn on mo na ng notification bell para lagi kang updated sa mga latest bike dito sa market ng mga binabike check natin. So tara mga padyak, simulan natin ito. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Pinewood Dancer 2.0. Titignan natin ngayon kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya. Magsimula na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame mga padyak is a matte type. Ayan, gradient yung color niya dito sa kanyang down tube. Kulay gray dito. Tapos ito naman ay kulay black. Ayan, tapos yung mga decals niya dito mga padyak ay may pagka-texture siya, no? Para siyang sticker. Water decals yung tawag nila dito. Size naman nito mga padyak, ito ay size 47 cm, size small mga padyak ha. Tapos sa kanyang down tube, dito nakalagay yung pinakalagay na kanyang bottle cage. Dalawa yan, isa dito, isa rin dito sa kanyang seat tube dito. Yung seat tube dito ay pabilog lang siya. Tapos sa kanyang pinaka ICR naman, kanyang din yan dito sa kanyang down tube. Sa right side dito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Ayan, ito yan. Sa left side naman niya mga padyak ay meron siyang ICR, dalawa yan. Isa para sa kanyang FD at yung kanyang brake cable para sa likod. Ayan siya. Tapos sa kanyang down tube din, sa ilalim nito kanyang down tube, ay meron din siya lagayan dito ng mounting para siguro to sa kanyang bottle cage. Ayan. Tapos sa head tube naman nito, ayan, yung kanyang head tube kitang-kita na rin. Tapered itong kanyang head tube. Tapos sa sukat naman nito ay 42-52. Itong sukat nito kanyang head tube mga padyak ha. Ayan. Tapos sa top tube naman niya, yung kanyang tubings dito ay manipis lang siya. Tapos may nakalagay dito na kanyang model name na Lancer 2.0. Ayan. Tapos Pinewood, may lagay din siya dito ng bottle cage or kung ano man. At yung Lancer 2.0 din dito. At may nakalagay din dito na hand painted welding. Ayan. Makikita naman talaga na smooth talaga yung pagka welding dito. Wala kang makikitang bakas dyan, no? Dito sa kanyang head tube, syempre dito na sa kanyang seat tube mga padyak, smooth na smooth yan. Ang hindi lang smooth talaga sa kanya ay dito talaga sa kanyang BB shell dito. Kadalasan naman yan sa mga frame ngayon, no? Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit sa kanya ay naka Allen type, hindi ito naka quick release. Ito talaga yung ginagamit sa mga frame na ganito mga padyak, yung mga pang gravel bike talaga. Sa kanyang seat clamp ay 31.6 yung diameter nito. Ayan. Tapos may rubber seal batido para hindi pasukan ng aligabok. Sa kanyang seat post naman mga padyak ay 27.2 yung diameter niya. At may haba naman to na 350mm yung kanyang seat post. Tapos kitang kita na rin na Pinewood na rin ito kanyang brand. Maganda klase na rin to mga padyak o. Ayan o. Sa kanyang saddle naman na ginamit sa kanya, Pinewood na rin ito kanyang brand. May butas to sa gitna, pang gravel bike talaga para sa comfort. Tapos malambot naman yung kanyang saddle. Tapos yung railing siya dito ay bakal pa yan ha. Ayan. Okay, dito agad tayo sa kanyang drivetrain setup. Ito pala ay naka 2x12 speed mga padyak. Ayan o, napakaganda nito kanyang drivetrain. Tapos yung ginamit na arm sa kanya, ayan, kitang kita 12 speed na Shimano Diore. Ito yung Shimano Diore M6100. Long cage na rin yan, oversize yung kanyang pulley, 14 teeth to, with clutch na rin yan syempre. Tapos sa kanyang cogs naman na ginamit sa kanya, 12 speed rin to syempre, 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman ay nasa, ayan siya, 42 teeth na cassette type mga padyak. Tapos yung ngipin naman na bawat ratio niya dito ay ilalagay ko lang sa screen para malaman nyo rin. Yung palang ginamit na brand dito sa kanyang cogs ay Sunshine SC na cassette type. Matibay na rin to mga padyak ha, kaya ginagamit to sa mga big bike. Sa kanyang dropout dito ay replaceable naman para kung sakaling mabali man yan. Tapos sa kanyang frame ay may lagay siya dito ng fender or carrier kung gusto nyo maglagay.
Tapos sa kanyang chain stay ay may nakalagay dito na gravel. Ayan. Sa kanyang chain naman ay YBN chain, pang 12 speed na rin to with missing link. Ayan, pang 11 speed. Sa kanya rockset naman na ginap sa kanya, RPL, Pro Wheel RPR na 170mm yung haba nito kanyang crank arm, naka-low tech na rin yan. 196BCD, ito kanyang chain ring. At yung kanyang ratio naman dito ay 46 yung pinakamalaki. Yung pinaka-second chain ring naman niya ay 34 teeth. Force alloy na rin pala yung ginamit dito. At naka 170mm itong haba niya. Tapos sa kanyang pedals mga padyaka, hindi pa na nakalagay yan. Ito naman yung kanyang stock pedals, no? Hindi pa ito knuckle bearing, naka-ball bearing pa to. Plastic pa to mga padyak, pero mas maganda kung i-agree nito sa steel bearing at yung naka-alloy na para smooth yung pagpipedal nyo dito. Sa kanyang pinaka-shifting performance naman mga padyak, sa kanyang RT tayo, Shimano Diore M6100 yung ginap sa kanya. With clutch na rin yan, syempre, obvious sa iyo kanyang pulley. Naka-12 speed yung kanyang cassette dito. At yung kanyang chain, YBN chain, naka-2x na crankset. Ito naman yung shifting performance mga padyak ha. Ayan. Yung palang STI nito ay Senza SRX na pang gravel bike na STI mga padyak ha. Sa mga nagtatanong dyan na kung bakit Shimano Diore yung RT niya dito. Ayan, dito kita naman na sobrang smooth ng shifting performance niya. Kada shift ko talaga ay talagang umaangat na mabilis yung kadena at walang delay oh. Basta nakatunod-tunod maayos. Ayan, wala din siyang back pedal issue sa kanyang back pedal. Ayan, downshift. Napaka-smooth nito mga padyak. Hindi kayo papayaan ito sa mga rides nyo. Ayan, napaka-smooth. Okay, dito agad tayo sa kanyang wheel set. Yung rims na ginamit sa kanya ay Pinewood na rin ito kanyang brand. Tapos sa kanyang spokes naman, ito ay bakal, 28 pieces naman yung bilang nitong kanyang spokes sa likod. Tapos sa kanyang gulong naman, ayan, kitang-kita, naka-tan wall, napakaganda nito. Innova Pro yung ginamit sa kanya, na 700 by 40C, Stampede, ayan siya mga padyak ha. Tapos sa kanyang bulb naman dito ay naka-presta bulb na rin to, kaya maganda klase na rin. Sa kanyang hubs naman na ginamit sa kanya, ayan, hindi lang kita yung brand pero Novatec yan mga padyak ha. Naka-seed bearing, cassette type, tapos alloy na rin ito. Maganda klase na rin ito mga padyak, matibay na rin. Okay, dito naman tayo sa kanyang rigid fork na ginap sa kanya. Ayan, kitang-kita, Pinewood na rin ito kanyang brand. Tapos sa kanyang fork naman, ay may lagay din siya dito ng mounting para sa mga naglalagay dito. Sa kanyang gulong naman dito ay naka 700x40 din yan na Innova Pro, 700x40 na Stampede. Tapos sa kanyang wrist naman na ginap sa kanya ay alloy na rin to. Naka double wall na no. Tapos sa kanyang spokes naman na ginap sa kanya ay bakal, 28 pieces naman yung binang nito ngayong spokes sa harap. Tapos naka Novatec din hubs, silvering at alloy. Sa kanyang dropout naman dito ay naka quick release dito sa harap. Tapos sa kanyang brakes naman na ginap sa kanya, yung brakes na ginap sa kanya ay Pro CNC na cable actuated na hydraulic disc brakes. Kung mapapansin nyo mga padyak ay meron siyang cable dahil yung kanyang mineral oil na ay nasa caliper niya mismo. Ayan, dito yung kanyang mineral oil na kaya niya tinawag na cable actuated hydraulic disc brakes. Ayan, napaka-forma pa, naka-oystick pa na rotor bolts. Ayan siya mga padyak. Sa kanyang rotors naman ay 160mm na rotors. Pro na rin ito kanyang brand. 6 boss na rin yan, axle bearing, ito kanyang hubs. At naka flat mount, ito kanyang braking mount dito sa harap. Ito naman sa likod ay naka Pro CNC na cable actuated na hydraulic disc brakes din yan. Tapos naka 160mm din yan na rotors at naka 6 bolt na rin. Ito ang kanyang rotors sa likod mga padyak. At naka quick release na rin dito sa likod at naka post mount na rin. Ito kanyang braking mount dito. Sa kanyang drop bar naman na ginamit sa kanya, pang gravel bike na rin to, alloy na rin to. Sa kanyang haba naman ay 400mm, end to end yan mga padyak ha. Sa sistema naman na ginamit sa kanya ay Pinewood na rin ito kanyang brand. May haba naman na 80mm at alloy na rin to. Naka negative,
hindi siya mapapadyak. Tuwid lang yung stem. Tapos sa kanyang headset naman ay Neko brand. Tapos may dalawang spacer dito sa kanyang ilalim ng kanyang stem. At malamang sa malamang ay na-acid bearing na rin ito kanyang headset dito mapapadyak dahil Neko na rin ito. Sa kanyang bar tip naman na ginam sa kanya ay sear na bar tip. Maganda klas na rin ito at makapit. Sa kanyang STI naman, SRX Pro by Sensa. Pero yung kanyang RD dito ay Diore. Buti compatible yung kanyang shifting mapapadyak. Nagito niya naman katina kung gaano ka smooth. Dito na sa kabila ay naka SRX Pro na STI pag gravel bike din to mapapadyak. At ito naman yung nasa harap ni Pinewood Lancer 2.0. Alright mapapadyak, sa timbang naman itong si Pinewood Lancer 2.0. And siya kasama na din yung kanyang stock pedals na plastic pa. At nakaset na din yan sa kilogram. In 3, 2, 1. Uy, magagal lang to mga padyak ha. At yung nakuha natin ay naglalaro sa 10.30 kilogram para sa isang gravel bike. Eh, ako nakalutang yan. Anong masasabi niya mga padyak? At yan yung bike check natin dito kay Pinewood Lancer 2.0 na gravel bike ni Pinewood. Anong masasabi nyo sa specs nito at sa kanyang timbang na almost 10.30 kilogram? Para sa akin medyo magana yon. Para sa inyo mga padyak, mag-comment kayo sa baba para mapag-usapan natin yan sa comment section. At yung presyo pala nitong si Pinewood Lancer 2.0 dito sa 10-10 Bikes Express ay 25,500 para dito kay Pinewood Lancer 2.0. Kay 1.0 naman ay 21,500. Dito lang yan kay 10-10 Bike Express. Kung sakaling interested kayo dito kay Pinewood Lancer mga padyak ay ilalagay ko lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number. Para kung sakaling interested kayo dito ay mag-message na kayo sa kanila. Kaya kung nagusto mo yung video to, huwag mo kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka rin sa video natin for today at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para laging kang updated sa mga latest bike dito sa market na mga binabike check natin. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.